This is the first day and the first Sunday of what we call Burmans. No, mananotice po natin, September 1 na po ngayon. And we are looking ahead, we are looking forward dun po sa world's greatest celebration na pinaghahandaan. Hindi lamang ng mga Kristiyano, kundi ng buong sanlibutan. A new topic, a new series of topic lineups for this month of September, in connection with how we are going to see the beauty, the purpose, and the personality of the person of the Holy Spirit with regards to evangelism. And for this Sunday, the Holy Spirit will empower. This is the purpose kung bakit po tayo naririto ngayon. No? Kung bakit tayo binagkalooban ng Panginoon ng opportunity na maging part ng kanyang family at ng kanyang mission. According to the dictionary, the word power means the capacity of a person, team, or organization to influence others. Kaya minsan meron tayong naririnig sa ibang mga tao na ang lakas ng iyong convincing power. No? Siguro, marami sa atin dito na hindi man gaanong nagsasalita, no? Pero sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa or examples na meron sa kanilang buhay, ay kayang-kaya nilang makapag-impluensya sa iba. Kayang-kaya nilang maapektuhan ang buhay ng ibang tao. No, merong kakaibang power sa kanilang personality na masasabi natin parang naka-built-in sa kanilang personalidad. And the word empower means to enable, to allow to, permit, and can be conceived as both self-initiated and initiated by others. No, binigyan tayo ng permission. Binigyan tayo ng pagkakataon, no. In-empower tayo para magawa yung isang bagay. No, merong authority, merong power na ibinigay sa atin na yun ang ginagamit natin. In the book of Acts chapter 1, no, after po ng letter ni Luke, yung pong last part ng gospel niya, at papunta po doon sa beginning part ng Acts, ito po ay may connection, yung paglalahad po niyang ng story, that Jesus had accomplished His mission on earth. Tapos na yung mission ng Panginoon sa lupa, at ito ay isang pagkakataon na kausap niya yung kaniyang mga alagad. After 3 years or probably more than 3 years na tinetrain niya yung kaniyang mga disciples, ito na yung pagkakataon na paalis ng ating Panginoon. Parang medyo malulungkot yung mga alagad dahil yung kasakasama nila na teacher, yung kasakasama nila na preacher, yung kasakasama nila na leader or master to them for about 3 years is going to live. Paalis na. At sabi nga, in the Gospel of John, chapter 14 and chapter 16, Jesus taught His disciples that it was necessary that He go back to heaven. Hindi naman talaga mananatili siya sa mundo na ito. Kaya inilalahad niya sa chapter 14 at chapter 16 ng John na napakahalaga na siya ay babalik sa kaniyang ama. Christ is ready to leave His team and return to heaven. Siguro parang malungkot nga sa party ng mga alagad. No, baka nga yung iba hindi lang naitala pero baka umiiyak sila. No, baka nalulungkot sila talaga. Merong pag-aalinlangan sa kanila, merong panghihinayang na makasama ulit nila ang Panginoon. Pero makikita natin dito na yung habilin o yung tagubilin ng isang taong paalis ay napakahalaga. Marahil na-experience na rin natin ito na kung saan ay tayo'y aalis pansamantala o sabihin pa natin na pansamantagal. Ano? At meron tayong mga taong maiiwanan sa ating tahanan na kinakausap natin. Mawawala tayo ng 6 months or 1 year. Kinakausap natin sila at binibilin natin sa kanila kung yung mga dapat nilang gawin. Para sa atin at para sa taong kausap natin, napakahalaga ng mga bagay na ito. Yung mga bagay na dapat na magawa, yung mga bagay na dapat ma-accomplish. And our Lord Jesus Christ, He Himself left His disciples with important challenge to be done.
Parang nagawa na ni Jesus Christ yung role niya at eto, paalis siya. Ipinagtatagubilin niya sa kanyang mga alagad yung mga bagay na dapat nilang gawin. Pero hindi sila dapat na malungkot. Kasi nandito po yung assurance na binigay ng Panginoon kung bakit siya aalis at ano yung kanilang magiging role sa tinatawag nating pagtutuloy ng misyon ng Panginoon. Alam po ba natin yon? No, alam ba natin na tayo ay part ng misyon ng Panginoon? At tinuloy ito ng mga unang alagad, itinuloy ito ng early church, at itinutuloy pa rin natin ngayon. But what brought about the power of God on the early church? Ano ba yung nagbigay sa kanila ng inspiration, no, to act and to do accordingly to the purpose of our Lord? No, unang-una pong bagay na makikita natin in the book of Acts, no, beginning verse or chapter 1, their wholehearted devotion to God. Malayang nakakilos ang banal na Espiritu Santo sapagkat meron silang buong pusong devotion sa Diyos. One of the songs that we sang, na nagsasabi na, all to Jesus, di ba sabi doon? I surrender. Sinusurrender natin. All to Jesus, I surrender. To Him, I freely give. No, gaano ba katotoo sa atin yung awit na ito kanina? No, as we evaluate ourselves, no, nakikita ba natin na talagang sinusurrender natin sa Kanya lahat? Meron ba tayong reservation? Pag pinag-aaralan natin yung wholehearted devotion, ilang percentage ng buhay natin o ng ginagawa natin ang para sa atin at ilan ang para sa Diyos? Di ba? Gaano tayo nagbibigay ng buong-buong pusong connection sa ating Panginoon? Sabi na Acts 1 verse 4, one occasion while He was eating with them, He gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift My Father promised, which you have heard Me speak about. Parang napakasimple lang ng tagubilin ng Panginoon, pero napakahalaga para sa mga apostol na ito na masunod nila yung simpleng tagubilin ng Panginoon. No, sinabihan ni Jesus yung kanyang mga alagad na huwag silang aalis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama. The word wait, very meaningful to test their obedience and to test their faith. Yun lang salitang, but wait for the gift My Father promised. Now, minsan may mga tao po na gusto nila instant or agad-agad. Magawa, makuha nila ang isang bagay na hindi na dumadaan sa isang maayos na proseso. Ha? Baka nakaka-relate tayo. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, do not leave Jerusalem. Nang kausapin ng Panginoon yung kanyang mga apostol, na huwag kayong aalis sa Jerusalem, kundi hintayin ninyo ang ipinangako na ipagkakaloob sa inyo, napakahalaga na magawa nila ito para ma-fulfill yung susunod at mga susunod pang gagawin ng Panginoon. Pero itong mga alagad na ito, pwede silang magbago ng isip. Pwede silang magpalit ng plano. Pwede silang sumuway doon sa tagubilin ng Panginoon. Maaari silang umalis sa Jerusalem at magpatiuna na doon sa lugar na gusto nilang mapuntahan. Maaari silang wag nang maghintay ayon doon sa ipinangako sa kanila na kausapin sila ng Panginoon. Pero ang simpleng tagubilin para sa kanila, do not leave Jerusalem but wait for the gift My Father promised. Dito tinusubok yung kanilang buong pusong pagsunod. Yung kanilang buong pusong devotion sa Panginoon. No, tayo, ganito yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Ano? Tinetest ng Panginoon yung ating devotion sa Kanya. Sabi nga, we will never have the power or the full of power of God with half-hearted devotion to Christ. Sana walang half-hearted Christian. You know what I mean? Hindi pwede na kalahati nakasurrender at kalahati ay hindi. No, hindi maaari na kalahati lang yung ipinagkakaloob natin sa Kanya na paglilingkod. Lagi po nating iisipin na deserve ang Panginoon sa buong-buong pagkatao natin, sa buong-buong pagsunod natin sa Kanya. Remember in the Gospel of Matthew, na si Matthew, nagsulat po siya ng isang napakahalagang panuntunan.
for each and every one of us. Sabi po niya sa chapter 22, the verse is 37 of Matthew, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Parang napakasimple lang kung paano natin mamahalin ng Panginoon. No, a very simple command na nangangailangan ng requirement na ito na maibigay natin yung buong buo with all your heart, with all your soul, and with all your mind. No, hindi deserve ng Panginoon yung kalahati lang ng ating mga puso, yung 1/4 lang ng ating kaluluwa, at 3/4 lang ng ating kaisipan ang ipagkakaloob natin sa Kanya upang masabi natin na mahal natin siya. Diba? Ganito po ang isang relationship. No, maaari nakarelate tayo sapagkat lahat po tayo nagmamahal. No, ang ina-expect po ng isang taong nagmamahal, buong puso po siyang mamahalin. And the same manner, lalo tigit sa ating Panginoon. No? Kung paano siya gumagawa sa ating mga buhay, kinakailangan po ng Panginoon yung ating buong puso, ating buong kaluluwa, yung ating buong kaisipan. And some other part of the Gospels, idinagdag po dun yung... So our devotion should be to Christ and Christ alone. No, sana dinidevote talaga natin sa Panginoon. Not to any person in the church. Bagaman pwede natin silang hangaan, nandun yung ating full respect sa Kanya, buong paggalang, pero hindi rin ito nakasentro sa isang tagapangaral o sa isang pastor o sa isang ministro. Nakapag umalis na yung tagapangaral na yon, ay nawawala na rin tayo sa ministry at nawawala na rin tayo sa paglilingkod. So our devotion, our wholehearted devotion should be to Christ and Christ alone. Kapag sa Kanya po tayo nakasentro, magagawa po natin ito ng buong buo. Hindi tayo nakasentro sa iba, hindi tayo nakasentro sa ating sarili. And the Master gave instructions to His disciples to be prepared for the coming of the Holy Spirit. Bakit napakahalaga na masunod nilang do not leave Jerusalem? Pangalawa is to wait for the promise. Sapagkat sabi nga, iyon yung pamamaraan to be prepared for them for the coming of the Spirit. Mayroon kasing ipagkakaloob sa kanila. Paano nila matatanggap yung ipagkakaloob sa kanila kung doon pa lang sa mga unang tagubilin ay hindi na kaagad sila susunod. Hindi na kaagad sila tutupad. Napakahalaga po na makita natin yung ating purpose. No, yung purpose natin, giving glory, na mapasaya natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi nga, we need to love the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. No, ito po ay isang tagubilin sa atin. Sabi po ng isang Filipino athlete and government leader, no, sabi po niya, the Lord has raised me from nothing to something for a purpose, and that purpose is to bring glory to His name. Napakaganda, no? Ng kanyang sinabi, from nothing to something for a purpose. No, alam ba natin kung sino po yung nakapagsabi nito? No, ang sabi po nito ay si Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao. Sapagkat alam niya na yung purpose ng kanyang buhay, kung bakit siya ngayon ay ginagamit ng Panginoon sa estado na kanya pong ginagampanan sa bansa natin to inspire more people, more Filipinos. Kailangan po na at mahalaga para sa atin na alam natin yung layunin ng ating buhay. Kapag po ang isang tao hindi niya alam yung layunin ng kanyang buhay, ang sabi niya katulad siya ng isang barko na naglalayag na tinatangay lamang ng alon at ng hangin at bahala na kung saan ito mapadpad. Pero kapag meron tayong at alam natin yung ating purpose, no, alam natin kung paano natin mabibigyan ng glory ang pangalan ng Panginoon. Alam natin kapag meron tayong malino na purpose sa ating sarili, yung ating mission statement, alam natin kung ano yung mga dapat nating gawin upang makapagbigay tayo ng karangalan sa pangalan ng Panginoon.
We need to have a wholehearted devotion to our God. Sa Kanya lang. No other person, no other pastor or minister deserve, but none other than our Lord. What brought about the power of God to the early church? The second thing is their focus towards the kingdom of God. Napakahalaga po ng focus na tinatawag natin. Lahat yata ng tao at bawat Kristiyano dapat alam niya yung focus at kung saan nakasentro yung kanyang ginagawa. Maging mag-aaral, isang nagtatrabaho, isang simpleng tao, dapat alam niya yung focus ng kanyang ginagawa sa bawat araw. Maari kang maging multitasking, pero dapat alam mo yung focus na gusto mong magawa. Hindi pwedeng lagi ka lang nagsisimula at walang natatapos. Ang early believers, they focus towards the kingdom of God. Bagaman pwede silang magkaroon ng maraming agenda sa buhay nila bilang mga workers, pero inuna nila yung kingdom of God. Mapaunlad yung kingdom ng Panginoon. At alam nila, blessings will follow. Ganun po sa buhay natin, you know? Kapag inuuna natin ng Panginoon, blessings will follow. Susunod po yung biyaya ng Panginoon. Verses 5 and 6 says, John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Ito po yung conversation nila with the master. At alam nila yung kingdom ng Panginoon kailangang mapaunlad. Sabi nga, we need to get connected to sa focus, to sa purpose ng ating Panginoon. We are called to take part in the building of the kingdom of God. Alam ba natin na tayo ay tinawag? Alam ba natin na meron tayong bahagi doon sa pagbuo o doon sa pagkakaloob po ng oras natin, ng panahon natin in building the kingdom of God? Hindi lang po tayo basta-basta binigyan po ng bagong pangalan, ng bagong kalalagayan. Hindi lang tayo binigyan ng kaligtasan. We are called to take part in the building of the kingdom of God. Ang hamon po sa atin sa bawat araw ng ating paglilingkod ay ipamalita at ipagsabi o dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Ito po ay isang bagay na naipagkaloob sa ating lahat. No? Ulitin ko po, hindi lang po ito ipinagkaloob sa amin. Ang pangangaral po ay pinagkaloob sa lahat. Kaya sabi po ng Matthew chapter 28, go. No? Lahat po tayo ay pinapahayo. No? We need to preach the gospel. No? Meron pong isang lalaki who served as a medical missionary for many years in India. At sa lugar po na yon, bagaman ang mga tao po doon ay pinapanganak na healthy. Meron po silang healthy vision, no, born with healthy vision, pero kapag nagmamature na po yung mga tao sa lugar na yon, they lose their sight. Isang malungkot po na pangyayari, kapag nagmamature po yung mga tao doon, they lose their sight. At ito pong missionary na ito, ito pong medical missionary na ito ay nakapag-develop po siya ng process or nagsasagawa po siya ng isang operation kung paano po yung may stop yung progressive blindness dun po sa lugar na yon. At maraming mga tao ang pumupunta sa kanya and he performed operation. At after po ng operation, after po ng ilang mga pagkakataon, no, nagiging maayos po ang paningin o ang mga mata ng mga taong kanyang naoperahan. No, na-stop po yung progressive blindness. Pero yung mga tao po na ito ay hindi po sila nakakapagsabi ng thank you doon po sa missionary na ito. They never say thank you. Sapagkat yung word na thank you or yung words na thank you ay wala po sa kanilang vocabulary. Pero they speak sa kanila pong sariling language na ang kahulugan po, I will tell your name. Kaya kapag po sila po ay napagaling po ng lalaking ito, bagaman hindi sila nakapagpasalamat, ang sinasabi po nila, I will tell your name. At ganun po yung ginagawa ng mga taong gumagaling
At napapagaling po ng taong ito, kahit saan sila pumunta, ipinagsasabi nila yung pangalan ng taong nagpagaling sa kanila. At mabilis na lumaganap at nakilala yung pangalan ng taong nagpapagaling o nagbibigay ng kagalingan. Nakikilala siya sapagkat mayroong mga taong nagte-testify kung ano yung ginawa sa kanila. May mga taong nagte-testify kung paano sila nakaranas ng kagalingan sa pamamagitan ng tao na ito. At maraming lumalapit sa kanila, sa kaniya, at maraming nagtatamo ng kagalingan. Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon sa isang karamdaman na para ng walang kalunasan. Pero ang pwede po nating magawa, bukod po sa magpasalamat sa kanya, pwede nating gawin na ipagsabi yung pangalan. Ipakilala natin yung pangalan niya na nagpagaling sa atin. Ipagsabi natin upang marami pang mga tao ang pumunta sa kanya at makakilala sa kanya at magtamo ng espiritual na kagalingan. Wow! No. We can be God's instrument sa propagation of the gospel. Kahit simpleng pakikipag-usap na ang layunin mo ay makapag-win ng soul o ng kaluluwa, sabi nga, ito po ay isang napakalaking bagay upang maipakilala yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Alam po natin na mayroong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. At iyon po yung ipagsasabi natin sa kanila. Kung ano yung ating naranasan at kung ano yung ating nararanasan, ay masasabi po nating ito po ay bahagi ng evangelism. We take part in the ministry of the church because we love God and we love His church. Kung mahal po natin ang Panginoon and we love His church, magiging madali para sa atin na maging isang living testimony na nagte-testify ng goodness ng ating Panginoon. At naniniwala ako, wala dito sa atin na hindi nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. At habang meron tayong nararanasan kabutihan ng Diyos, hindi lang ito pinagpupurit, pinagpapasalamat natin sa Kanya. Napakadaling ikwento sa iba kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. No? Minsan nga, naikikwento natin sa yung mga problema natin sa ibang tao. Minsan nga, naikikwento natin yung ating mga pangangailangan sa ibang tao. Gaano pa kaya, church, na ikwento natin sa kanila kung paano tayo binago ng Diyos at ano yung patuloy na nararanasan nating kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. If the kingdom of God is not first, it doesn't matter what's second. Kung hindi ito yung priority natin, para walang nakahulugan kung ano pa yung mga susunod na pwede nating magawa. Pero importante, the kingdom of God is our number one priority. What brought about the power of God to the early church? Their devotion, their focus, and lastly, their willingness to seek the will of God. Hanapin nila yung kalooban ng Panginoon. Lagi tayong naghahanap ng kalooban ng Panginoon. As we journey in reading the Bible, hinahanap natin yung kanyang kalooban. Sabi nga ng John chapter 5, verse 39, sinesearch natin yung scripture sapagkat iniisip natin na sa mga yaon ay meron tayong makukuha na mga bagay na magpapatotoo tungkol sa kanya. Na po. Lagi nating sinesearch yung scripture. Acts 1, 7 and 8. He said to them, "It is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority." Itong verse 7 na ito made it clear among His disciples that they need to surrender their own will to the sovereign will of God. Hindi ito yung oras, hindi pa ito yung panahon upang malaman ninyo yung plano, yung gagawin. Kaya napakahalaga na magpasakop sila doon sa kalooban ng Panginoon. At sinasabi sa kanila ng Jesus na aalis siya, "It is not for you to know the time or days the Father has set by His own authority." Huwag po tayong magmadali. No? Sabi nga, hindi ito according to our will. It is about the will of God. According to the will of God. Kung ano yung process or step-by-step na process
na gagawin ng Panginoon. I remember isang post sa Facebook na aking nabasa, and I would like to share. Siguro iba nabasa na rin sa inyo yung mga bagay na katulad nito. Sabi po ng isang post na iyon, ang kailangan ng Diyos o ang kailangan ng Panginoon ay hindi yung magaling. Ang kailangan ng Panginoon ay yung mga willing. Kahit magaling ka, kung hindi ka naman willing, hindi ka pwedeng magamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Pero kung ikaw ay willing, kahit hindi ka gaanong magaling, ang Panginoon yung magpuprovide ng kagalingan at ng kahusayan. At makikita mo yung sarili mo na bahagi ka ng ministry kahit hindi ka magaling. Kasi ang importante po dito ay yung puso. No, kung paano natin gustong isurrender sa Kanya yung ating mga munti, yung mga simple o kakaunti nating kaalaman na pwede niyang gamitin at maging marami kapag inilagay natin sa kamay ng Panginoon. One of the best example, when the feeding of 5,000, no, story in the gospel, kakaunti lang yung pagkain na mayroon. No, yung loaves of bread, tsaka yung po yung fish na naroon, ilan lang yun? Compare sa 5,000 katao na papakainin, di ba? Ang binilang lang nga doon yung mga kalalakihan. No, hindi pa kasama yung mga bata, kababaihan sa bilang ng napakain. Pero tignan po natin, yung kakaunti nung inilagay sa kamay ng Panginoon at Kanya itong ipinagpasalamat, ito po ay naging marami at sapat sa lahat. Sumobra pa. Ganyan po magpala ang Panginoon. Kaya huwag po tayong magugulat. Minsan ginagamit niya tayo sa ministry na to. Next month, may iba na namang ministry na pinapagawa ang Panginoon. Next year, multiple ministry na yung pinapagawa sa iyo. Pero bakit kayang-kaya mo? It is because of the power of God. Naging available ka, naging willing ka na ipagamit sa Kanya yung sarili mo, no, yung iyong kakayahan. And that is the reason why nagiging instrumento ka ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Pero yung maraming alam, pero ayaw niyang maging instrumento ng Panginoon, kagaya ng pinagkalooban ng isang talento, tinago niya. Natakot siya. Kinuha sa Kanya at ibinigay sa iba. Sana yung iisang meron sa atin, willing tayong ipagamit sa Panginoon. At huwag po nating ipagkait sa Kanya, sapagkat doon ibe-bless ng Panginoon yung ating mga kakayahan. What He gave us. No, ano po yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kagaya po ng pinagkaloob sa kanila. Una, He gave us the power. Sabi po ng verse 8, balikan lang po natin. Sabi po dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. No, ano pa yung pinagkaloob sa atin? The power. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Naniniwala ako lahat po tayo pinagkalooban ng kapangyarihan, ng authority. Lahat tayo merong tinanggap mula sa Panginoon. Nang tayo po ay mabautismuhan, meron tayong tinanggap na kapamahalaan at kapangyarihan para po maging bahagi ng pagbabahagi ng Kanyang banal na salita. No, to influence other people. No, sabi po nung word na empower, binigyan tayo ng permission. No, binigyan tayo ng, inalaw tayo na mag-testify sa iba. No, ito po ay pinagkaloob sa atin. No, yung power and influence. No, yung mga unang mananampalataya, marahil meron lang sa kanila yung power. Medyo weak pa yung kanilang, o hindi pa enough yung influence nila nung time na yon. Hindi kagaya natin ngayon. No, yung influensya natin sa ibang mga tao ay napaka-strong, napakalakas. No, sila noon, hindi sila powerful para yung influensya nila ay manaig. No, sapagkat kung meron po sila noon, sana napapalaya nila yung mga leader nila na nabibilanggo. Pero hindi po. No. Pangalawa, aside from the power, He gave us the privilege. And you will be my witnesses. Lahat po tayo ay tinawag para maging saksi ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng mag-testify, makapagsabi, makapagkwento.
the privilege or an opportunity to tell how Jesus changed your life. It would be simply evangelism. No? You can tell other people ano po yung ating naranasan, ating na-experience sa ating Panginoon at sa patuloy niyang ginagawa sa atin. You will be my witnesses. Tayo po ay mga witnesses ng Panginoon. No, hindi lamang po sila, kundi sa panahon po natin ngayon. He gave us the plan kung paano po natin masasaturate ito pong sanlibutan na ginagalawan natin. Like them, binigyan sila ng plano. They are witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Parang napakahirap po ng pinapagawa sa kanila, no? Their assignments seem to be impossible. Their assignments seem to be geographically impossible sapagkat napakalawak po ng lupaid na gustong papuntahan sa kanila ng Panginoon. Geographically impossible na mag-witness sila sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, and to the ends of the earth sapagkat kakaunti lang sila. Paano nila magagawa yung plano na ito? Physically impossible sapagkat limited yung kanilang mga resources at yung forms ng communication na mayroon sila noon. Kailangan mo talagang puntahan yung tao para makausap mo. Unlike today, sa panahon natin, sabi nga in just one click, nakapag-communicate ka na sa mga taong gusto mong makausap. Yung technology na nagagamit natin ngayon, gamitin po natin ngayon sa evangelism. Kung kaya nating mag-text, kaya nating mag-chat, kaya nating mag-post, gamitin po natin ito para makapag-evangelize po tayo sa ibang mga tao na gusto po nating maabot ng message ng Panginoon. Sila limited. No, limited sila, sabi nga, physically impossible, pero nagawa nila. Natunguhin ang mga bahay-bahay at magkaroon ng mga worship sa mga bahay-bahay na mayroon doon. Their assignments seem to be impossible or logically impossible sapagkat bawal sa government nila na magsalita ng anumang bagay tungkol kay Jesus. Mayroong mga humahadlang sa kanila to speak about Christ para mag-testify sa kanilang Panginoon. Pero lahat po ng ito naging posible. Yung imposible ay naging posible dahil meron po silang kapangyarihan at yung kapangyarihan po na yon ay nagmumula sa Diyos. The same power na binigay sa atin. Huwag po tayong malungkot. Huwag po tayong matakot because the same Holy Spirit po ang pinagkaloob sa atin. Yung na-experience po natin, nararanasan natin is the same power na ibinigay sa kanila. Tinutuloy lang po natin yung mission na iniwanan ng ating Panginoon. Let us take a look in different people in the church. What kinds of church meron po sa iba't ibang mga lokal? No? Sabi nga, different churches na umiiral po ngayon. Una po is a church that full of wanderers. A church full of wanderers. Sila yung church na maraming mga Christian doon sa loob ng church na yon na napakalalim nilang mag-aral ng Bible. No? Really good at Bible study and always looking for something deeper that might answer all their questions. Pero weak or poor ang kanilang application sa buhay. This church is a church full of wanderers. Magagaling lang sila sa mga Bible study. Marami silang mga question na pwedeng masagot but lack of application sa buhay. The second one is a church that full of warriors. No. Mga tao, mga Kristiyanong punong-puno ng pag-aalinlangan. Kapag mayroong mga proyekto, mayroong mga gawain, kaya-kayang gawin ito ng Panginoon? Kaya-kaya nating magawa ito? Hindi kaya tayo mag-fail? Ito ba yung gusto ng Panginoon na magawa natin? Full of warriors. Mga Kristiyanong laging nag-aalala sa kapangyarihan ng Diyos. Mga Kristiyanong laging nagdududa sa pwedeng magawa ng Diyos. Punong-puno sila ng pag-aalinlangan. Imagine a church that full of warriors. Walang mararating yung church na ito. Baka hindi pa sila maka-step one. Sa step one pa lang, nag-aalinlangan na sila. Another one is a church that full of watchers.
full of Christians always watch what's happening. Wala silang pakialam sa nangyayari sa church. Basta ako magpapatuloy lang. Merong mga tao na merong nakikita at naririnig, meron tayong nalalaman ng mga pangangailangan ng ibang mga tao na walang pag-asa, pero hindi nila pinupuntahan ano ang ginagawa nila. They sit back and watch. Okay na ako dito. No? Nakamasid lang. Nakamonitor lang kung ano yung nangyayari sa church. A church that full of watchers. But what we are dreaming of is a church that full of witnesses. This is the best church that we can have. Ito yung church na kailangan ng Panginoon. Isang iglesia na punong-puno ng mga witnesses. Sila yung mga tao, mga Kristiyanong nagte-testify kung ano yung nararanasan nila sa ginagawa ng Panginoon. They observes, they reflects, no, they influences other people, and they reports. Kung ano po yung nangyayari sa church, ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Sila yung mga witnesses na tila nasa courtroom, sinasabi yung nangyayari, ano yung kanilang naranasan, ano yung kanilang nakita, ano yung kanilang narinig. Yung nakita, narinig, at nararanasan nila, ipinagsasabi nila sa iba. Sana yung church po na ito ay full of witnesses. Na paglabas po natin ng church, lahat po tayo nagte-testify. Lahat po tayo nagwi-witness. Ano yung narinig ko sa umagang ito? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung pwede kong sabihin? Ano yung pwede kong i-testify na naranasan ko sa ating Panginoon? The Holy Spirit will empower. At sabi nga, the Holy Spirit is not only our power to live the Christian life, but it is the power to tell others about the good news of what God has done for us. Parang napakadali, ano po? Kasi magiging madali po ito sapagkat ang ginagawa po ng Banal na Espiritu Santo ay bigyan po tayo ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng katatagan upang masabi natin. No? Sabi nga, siya yung magsasalita para sa atin. No, hindi po tayo yung magsasalita. Ang katotohanan nito, instrumento lang tayo. No, huwag nating tularan si Moses. Gusto ng Panginoon na gamitin siya maging spokesperson. Napakaraming alibis ni Moises. Sabi niya, Panginoon, hindi ako mahusay na speaker. Ito nga, Panginoon, no, nabubulol ako pagkausap kita. Panginoon, hindi ako mahusay magsalita. Baka pwedeng iba na lang ipadala mo. The last alibi na meron siya. No, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako yung magsasalita para sa'yo. Gagamitin lang kitang instrumento. Sana ganun po yung makita natin, ano? Pwede tayong maging instrumento ng Panginoon. Siya yung magsasalita on our behalf, no po, ng Panginoon. God has given us a commission. Alam po natin to yung Matthew chapter 28, verses 19 to 20. That is too big for us to fulfill in our own strength. But when we allow the Holy Spirit to demonstrate His power through us, we are enabled to fulfill the call. Kahit gaano po kalaki yung pinapagawa sa atin, pero meron tayong willingness at desire. Sabi nga, the Holy Spirit to demonstrate His power through us, we are enabled to fulfill the call. Rise up, people of God. Accept the ambassadorship offered for you and witness the wonders of Christ in every place He will enable. Kahit saan tayo dalhin ng Panginoon, kahit sino ang kausap natin, itestify natin yung kabutihan ng Panginoon. One day, katabi na natin siya sa church na nagpupuri sa Kanya. Next month, next year, alam natin, no, sino yung mga taong gusto nating madala sa paanan ng ating Panginoon. One final question. Are you connected to be empowered by the Holy Spirit? Napakahalaga na connected tayo doon sa plano, doon sa program, doon sa mission ng ating Panginoon para maging kabahagi tayo ng worldwide mission na iniwanan niya sa mundong ito.
Shall we all stand?